good morning. Eh, tapos na sa atin mag-breakfast, 7:16 na. Everyday routine talaga. Hindi ako makapag-work ng everyday routine talaga. Kasi busy-busyhan. Lalo pag umaga, may pasok siya today, Tuesday. Sibu's half day lang ito. Lagi kong ginagawa sa umaga, mag-supply na mahabang buhok. Speaking of buhok, mahaba na rin buhok ko. Yan. Gusto ko magpag-upit ulit ng shorter length or medyo maiksi pa. Kasama na naman. Hindi na ako sanay na mahaba buhok ko. Samantalang dati, laging mahaba yung buhok ko eh. Kaya siguro si ate ay mahaba. And bagsak rin yung buhok ko. Pero sa umaga kasi, syempre busy-busyhan. Agad ko pinupus ang pagigising ko. Ngayon lang, gusto ko pakita yung haba. Gupitan niyo naman ako. Mahal ang pag-upit dito sa Japan. Diba? Mga pinakamura siguro 1,000 pesos. Ganun. Pero gupitan niyo ako. Tinitirintasan ko yan siya eh. Yung buo. Ganun. Dalawa. Lagi. Or iba't iba naman. Pag weekend yun, may chance si ate na hindi nakatirintas lahat. Kasi maganda yung nakapusod or malinis yung mukha. Kaya ayoko ng may bangs. Hindi ako bagay sa mahaba na yung buhok ngayon. Hindi ko alam. Siguro malaki kasi mukha ko pag nitinaw ko sa salamin. Kaya feeling ko ayoko na mahaba yung buhok. Nilayat yung sarili. Yun. Hindi ko alam. Komentable kung bagay din mahaba yung buhok. So, dati nagkukulot-kulot pa ako ganun. Kaso nakaka-damage ng hair. Okay? Tignan mo yung hook muna to. Kasi kailangan niya lumabas mga 25 minutes later. Kasi... Sana hindi ko ito na-perfect eh. Hindi naman kailangan perfect. Pero mahaba na ng buhok ko, di ba? Parang hindi ko na-bet yung mahaba buhok. Hindi naman gano'ng kahaba. Dati mas mahaba pa ito yung buhok ko eh. Parang hindi na sa akin bagay. No? Bagay ba? Parang hindi na bagay. Hmm. No ba? Ang bigat sa ulo. Ang bigat sa ulo. Ang dami ko nang dinadala. Sa ganun, dadagdag pa itong buhok ko. Sinisi talaga yung buhok eh. Saya mo sis. Sa chika tayo habang nagtitirintas. Saan kayo dyan? Anong chika nyo dyan sis? Nasanin ako sa sis. Kati naman si sis. Kahit naman bro. Tirintas pa mga. Nagkaganyan siya pag ano, para di magulo. Sanay na rin ako nung tirintas ano, pinupusuron siya. Para na ako robot. Si Bunso andun pa. Okay na si Bunso hindi pa bumangon. Minsan sumasabay si Bunso mag-breakfast at bumangon. Pero minsan hinayaan ko lang matulog ulit. Or more. Kasi alas 9 pa naman pasok ni Bunso eh. Ito before 8. Haba na ng buhok. Oh, hanggang puwet na. Hanggang puwet na to guys talaga. Ano yung pampusod? Dati rubber yung gamit ko, pero nakakasira din pala ng buhok pag ano, rubber. Okay na yung ganito. 100 din siya pala yung binili. Tsaka black, yung kulay all brown. Ang kabila naman. Ah, may buntot. Ay ko. Tirintasan nyo rin kaya ako ganito, kaya tsura ko. Para never akong tirintas ng ganyan. Busy ang aking ina, hindi niya kayang mag-ayos ng mga buhok namin. Kami nag-ayos sa magkakapatid ng mga buhok nun. So magtututbrush na si ate. At syempre yung kape ko. So umaga kape tayo. Cheers! Cheers! Umaga pa lang. I can't live without coffee. So ganun. I'm gonna give you this one. It's good. Thank you. Don't cry. Umalis na kasi ang papa kaya umiiyak. Kasi breakfast together with papa naman eh. Why umiiyak? Kikita pa naman kayo mamaya pag uwi. Kala mo naman 1 month mawawala yung ama nyo. Ako na lang magtatrabaho. Si papa na lang dito. Babantay sa inyo. Umiiyak siya kasi si Papa. Lumabas na, hindi niya na malayan. Siyempre magtatrabaho. Ako na magtatrabaho. Atin ko to. Wait a moment.
natin ko na si Munso. Tingnan nyo, pinusod ko na yung buhok ko. Kakaloka. Tsaka nagpalit ako ng damit. Nakakailang palit ba tayo, sis? Tara, tignan natin si Munso. Nahatid ko na ang mga anak ko. Si Bunso, pag kindergarten natin sundo pa, depende sa school. Share ko lang, ha? Yung bag na hindi natin magaan, ito lang yung gamit. Yung hinaliit. Wala naman talaga laman yan, eh. So, ganun. Tinapon. Kinuha ko sa post. Lungkot ng bahay. Every time na uwi ako galing sa paghatid sa kanila or pag wala sila dito, malungkot ang tila. Nalulungkot ako. Kaya mahilig ako lumabas, di ba? Yun yung tik. Kaya ganun. Mahilig ako lumabas or may racket ako, di ba? Yung mga vlog ko kung nanonood kayo. May racket ako bukas, bukas pa. Pero once a week lang or twice a week, tatlong oras. Kasi yun yung oras ko eh. Tulad today, half day lang si Bunso. 9 yung pasok niya. Tapos mga before mag-noon yung sunduan time. So, halos mga 2.5 hours lang si Bunso. Si ate, pag elementary, medyo matagal na. So, anong gagawin natin ngayon? Mag-walking ako. Kasi lunch time mamaya, magpalitan tayo ng coat. Tara, sama kayo mag-walking. Mabihis kayo. Ganun. Okay. Ganda, diba? Ganda, diba? Baka madulas tayo dun. Baka madulas tayo dito katapat. Sabi nila may toilet dito eh. Kala ko toilet. Pero hindi, siguro stock room ng pang... Ay, baka. Pero sarado ngayon. Ito ko sarado. Masarado siya. Maganda dito eh. Maganda dito pag summer. Dito kami madalas mag-picnic nila papa kasi... Mainit ang summer, di ba? So, malapit lang. Nag-bike lang ako. So, may mga aso doon nagkikit. No. Ah, water. Ah, hindi po. Hawak tayo sa tubig. Fuck. O, di ba? Ito ako nagpupunta pag... Nalulungkot. Pag masaya, malungkot. Hindi naman lahat na mag-isa malungkot. Huwag ganun. Diba? Ang lamig ng tubig. Huwaka nyo. Huwaka nyo. Lamig siya. Maganda pag summer dito. May mga isda. Ngayon wala pa. Doon kami sa may falls. No more fish pa. Diba? Maganda dito pag April may mga sakura. Ganun ang araw. Sa April, malapit na yan. Oh. Tara na. 9:50, magte-10 na. Nag-bike ako eh. Nag-bike talaga eh. Let's go. Sabi ganun. Hindi ako nag-helmet. Dapat nag-helmet pala. Pero di naman ako mabilis. Ang papawis ko lang. Kasi paakyat to dito eh. Talagang pagpapawisan ka. Parang may libreng gym. Pero pagpababa, hindi na ako magsiselfong. May gym naman na mga public gym. Mura lang naman. Affordable. Pero kailangan mo magpa-member ata. Or meron namang daily. Pero magsa-summer na eh. Maganda yung pagmalamig. Baka next year. Pero mas enjoy ko yung outdoor talaga. Gusto kong ganito. Nag-enjoy ako. Nature. Ay, ganun. Tapos mag-ikot-ikot. Bukas ako kay Ukay. Ikot-ikot lang. 9:53 na. Sundo tayo kay Bunso. Gawa ng lunch. Yan ang aking araw. Walang racket today. Kaya go lang. Tara na, baba na tayo. Ano kayo nakalagay? iPhone holder. Oh, ayan. Ang sarap na. Masarap ng workout ko kanina din ako nakapag-vlog. Sakto mas 12 na. Sakto lang talaga mas 12 yung ito. Pagkasunod ko ay Bunso. Pag-update. Si ate mamaya pa mga last stress yun. So yun na naman ang aking ganap. Sana nag-enjoy kayo. Minsan pag ano, mas ginagawa ko, mas pinipili ko madalas na mag-me time pag nandun sila sa school habang nasa school sila. Kasi dahil nga sa age gap nila, halos magkasunod lang, nakakapaglinis naman ako kahit nandito sila, naglalaba, naglilinis. Basta yung ganun, gawain bahay ba? Madalas. Pag umuulan, siyempre di ako lumaraket. Ayun, lumaraket ako. Bukas pa yung okay, excited. So, ganun. Pero yun yung ganap ko madalas pag sana pag half day lang si Bunso or nagsusupermarket, nag-grocery, mga ganun ba? Malapit na ang summer vacation, kaya hindi ako makaka-racket. Nakakaloka, walang racket, walang me time, mga ganun. Alam niyo na pag mga mommy. Pero kasi nga, magkasunod lang sila, so hindi naman ganun na mahirap. Siyempre, ang pangit sabihin, di ba, mahirap. I-judge ka talaga.
Pero gano'n naman talaga. Ayun, magla-lunch na kami doon. So, yun yung naganap namin. Eh. Magbababay na ako. Tara, gagawin ko na yung mga gawaing bahay. Kayo guys, comment down below. Anong ginawa nyo today, ngayong umaga? Siguro iba dyan nag-work, full-time, iba-iba naman, diba? Pero yun yung ganap ko. Sama ko kayo ulit sa susunod. So, ayun, sana nag-enjoy kayo. Bye!